everyone, beautiful people in the world. Good morning and welcome to my channel. This is Sherlyn Vitanen, ang reyna ng kagubatan ng Finland. How are you guys today? I hope na lahat tayo ay happy at masaya sa araw-araw nating buhay. Dahil ngayong araw na ito, ang reyna ng kagubatan ay magluluto ng gulay. Dahil makulay ang buhay kapag tayo ay may gulay araw-araw sa ating hapagkainan. Sisimulan natin ang ating pagluluto sa paghanda ng ating mga sangkap sa pagluluto. Ayan! Mga palangga at mga palalabs ang aking mga gulay ngayong araw na ito. At tayo ay green at makulay na makulay. Ayan, simulan natin itong dahon ng sili ay fresh harvest sa aking backyard. Yan ay sariling tanim ko. Ayan, dahon ng sili. At mayroon tayong tangkay ng Japanese knotweeds. At ang kanyang dahon ay ito. Bali, nilagay ko na ito sa freezer dahil inani ko ito noong spring season. Mayroon tayong, tawagin dito ay quesa or pizza. So, fettuccine. Yan. At ang okra. Ang okra ay nabili yan sa Asian shop. At syempre ang ating hindi nawawala, ang carrots na pangpalinaw ng ating mga mata. And of course, ang ating fresh na mint. Ito ay fresh harvest mula sa aming backyard na din. Masarap sa sabaw, masarap sa salad, mabango. At masarap din sa mga summer drinks. Ayan. And of course, nakaani tayo ng ating fresh beans sa ating backyard. Medyo hindi pa masyadong malalaki ngayon dahil yan pa lang ang aking naani. Dahil wala akong sitaw at hindi nakapunta sa Asian shop. So, sumaglit ako sa backyard at ito ang ating nakuha. Kung may itinanim, may aanihin ang kasabihan nga. And of course, hindi mawawala ang cherry tomatoes. Tumati. Sa finish, ayan at pwede na rin yung isubo diretso dahil yan po ay parang grapes na din dito na kinakain dahil matamis po yan. And of course, dahil ang aking mga sibuyas ay sobra-sobra na talagang naglalakihan na. So, kumuha tayo ng kanyang mga dahon para masarap sa ating sabaw na gagawin ngayong araw na to. At dahil tayo ay gulay, ang ilalagay nating cube. Cubes ay gulay din. Asbis liemi, kung tawagin ito. So, yan. Gulay po yan ang ating pangpasarap sa sabaw. At syempre, hindi mawawala itong malaking paprika. Ayan, pula. And of course, ang ating bawang. Dahil ang reyna ng kagubatan ay mabawang sa kanyang mga niluluto. Ayan, dito po sa Finland, makakabili kayo ng bawang na, kung tawagin nila dito, yan, kunsi. Isa lang pong buo yan. Yan, nabalatan ko na po yan. Yan. At ito ay may balat pa. So, yan po ang bawang namin dito, bilog. Pero may bawang din naman na parang bawang din ng Pilipinas na hiwalay-hiwalay. Ito po ay bilog lang siya. Yan. Madali kasing balatan at madaling hiwain. Kaya yan ang binibili kong bawang sa supermarket. And of course, ang ating sweet sibuyas. Yan. Ito ay masibuyas, bawang, bawang na tayo para hindi tayo lapitan ng aswang at saka ng wakwak. And of course, mayroon tayong patatas. Ayan, laging may patatas tayo dahil ang dalawa ay
dyan kung ano nga ba ang ating lulutuin ngayon na tinurangsoy na ito. Tinurangsoy na itong aking lulutuin dahil magkakahiwalay po ang aming pagkain. Ang aking pagkain po ay ako lang ang kumakain at hindi sila kumakain. At syempre, lulutuan ko sila ng para sa kanila din na pagkain. Ayan. So, abangan na lang mga palangga at mga palalabs ang ating masarap na sabaw at gulay ngayong araw na ito. Ang reyna ng kagubatan ay magulay. Dahil magulay ang kanyang buhay kapag siya ay laging may hello everyone! I'm back! Pagkatapos ko pong inihanda yung ating gagawin sabaw at ang ating ipito ngayong araw na to kasama ng ating magulay. Kahapon mga palangga, ang reyna ng kagubatan ay sumugod sa supermarket at bumili tayo ng isang buong may ulo. Ano man ba ang ulo? Ang may ulo. Dito sa Finland, makakabili ka rin ng may ulo. Basta kausapin mo lang yung kumakatay sa supermarket na ibigay sa iyo ang ulo at buntot dahil yan ay buo mong binayaran. So, here guys, ang ating salmon. Ayan, ang ulo at buntot at gitna ay gagawing sinabawan ng reyna ng kagubatan para siya ay may masarap na maasim-asim na sabaw ngayong araw na ito. Ako lang po guys ang kumakain niyan dahil yung aking mga palangga dito ni titigan yung mata na yan ay hindi nila magawa. Sasabihin pa sa akin na paano ko daw ma-imagine na kainin yung ulo na yan ay nakatitig daw yung mata sa akin. Hindi lang nila alam na sa Pilipinas ang aking tatay ay mangingisda nung nabubuhay pa siya at maraming mata ng isda na akong sinipsip sa mga ulo at napakasarap niyan. Pero para po dito sa kanila, ang ulo, ang mga tinik at buntot ay hindi po nila kinakain. So kapag ako po ay bumili ng isang buong salmon, kinukuha ko po yan para sa aking sabaw na gagawin. And of course, ang filet, ayan, ay para sa dalawang palangga dito. Ayan lang ang kilala nilang kainin ang laman ng salmon. Ayan. So, ang gagawin ko dyan sa filet na yan, i-fry lang natin yan na wala ng oil kasi may sariling oil na yan dyan. Ayan. At ipa-fry natin yung carrots, fettuccine, patatas, carrots, paprika, fettuccine. Ipa-fry natin yun. At konting spice dahil hindi naman sila dito nag-aasin. Yan. Very conscious sila sa kanilang health. So, walang fat, walang asin, walang asukal ang pagkain ng aking palangga dito. Ayan. At gagawin na natin ang process ng ating pagsisinigang ng masarap na ulo ng salmon na ito para sa reyna ng kagubatan. At syempre, ang ating filet ay para sa kanyang mga palanggas na naghihintay ng masarap na pagkain. At pag ako ang nagluto, siguradong tao ang kawali. Ayan! So, ayan mga palangga at maraming salamat sa pag-watch ng aking mga video. Alam nyo na, ang reyna ng kagubatan
mixed. Kahit ano na lang ang video niya dahil yun po ay pwede niyong basahin sa aking about sa aking channel. Ayan at kita-kita kids tayo muli sa aking sunod na mga videos. Ingat kayong lahat dyan! Love! At magluto na rin kayo ng masarap na sabaw kahit anong ulo. Huwag lang yung ulo-ulo yung lutuin. Peace! Joke lang! Okay, magluluto na tayo mga palangga at aabangan na lang natin yung finished product ng ating masarap na salmon ngayong araw na. Carrots with butter. Kapag medyo malambot-lambot na yung carrots, isunod natin yung patatas. Bakit nga kaya guys yung butter? Ang bango ano? Yan po muna yung medyo hard na mga sangkap yung ating uunahin sa pang isa-isa. At kapag malambot na yung patatas, isusunod natin yung susunod na sangkap. Ayan na guys, malambot na yung carrots at saka patatas. Sunod natin sibuyas. Tapos isunod na rin natin yung ating bawang. Para lalong mabango ang ating niluluto. Ganyan lang po ako mag-gisa-gisa ng gulay. Gisa sa butter. At para hindi po ma-overcook. Ayaw ko po ng masyadong malambot yung ating patatas. Maganda yung medyo crunchy pa sila. At nang mayroon tayong makagat-kagat. Ayan, sa pag-butter po yung ginamit na pangupang na talaga. Hindi pa kompleto ang sarap. At isunod na natin yung ating fettuccine. Guys, yung crunchy na mga gulay at hindi overcooked ay mas healthy at mas masarap. Kasi nga, sinakain lang dito yan ng hilaw maliban sa patatas. Of course, yung patatas lutuin talaga yan. But, carrots at yung fettuccine sinasalad lang po nila yan dito. Bawang sibuyas po yan. At isusunod na natin mga palangga, yung paprika, kasi para hindi masyadong maluto yung fettuccine na din. Susunod na natin mga palangga yung paprika at
isabay na rin natin itong vegetable cube na pampalasa hanggang malusaw na lang siya dyan sa ating masarap na gulay. Ito po ang makakasama ng fried na salmon para sa dinner ngayon. Sa kabilang kaldero naman ay in-process ang aking sinabawan na ulo ng salmon. Yan po ay pangatlong hugas ng bigas. Hugas na nagsain po ako. So, hugasan ng bigas. Una, itapon. Pangalawang hugas, itapon. At yung pangatlong hugas, ay yan ang aking gagawin na sabaw sa ulo ng salmon. At nakaluto na rin tayo mga palangga ng kanin. Ito na ako nagluto sa maliit na kaldero. Jasmine rice. Sobrang bango. Ayan. Para pagdating ng mga palangga, ready na ang pagkain. Ayan, mga palangga. Sobrang sarap na siya. Talagang tingnan. At ang bango, maano na siya, malapot tingnan. Kasi yung ano, yung butter, saka yung mga ingredients natin ay ito na at ilalagay na natin ito. Spicy na pang ano, ang pasarap lalo. Halo-halo na po yan. At isunod natin yung spring onion. At yan po ay ready na. Ganyan lang po ako mag-isa-gisa po dito. Yan, lahat po yan ay fresh. At isusunod na natin yung pagprito ng salmon. So, ito po yung magiging kasama ng salmon sa ating kapagkainan. Itong masarap na sari-sari fresh mga gulay. Sabi ko nga, makulay ang buhay ng reyna ng kagubatan kapag siya ay palaging may gulay. Ang bango lutuin na natin yung salmon para tayo ay malapit ng kumain. Guys, ang ating salmon ay malapit-lapit na rin maluto. Ayan po, at pinagpura na po ng mga spices yan, at wala ng oil. Maluluto siya sa saluyo ng mantika. Hindi na kailangan ng butter or ng ating pagluluto. Ang ating salmon, guys, ay luto na. So, painginin natin ng konti dyan sa kawali, pero naka-off na yung apoy niya. At dito naman tayo ngayon sa ating sinabawan. Ayan. At kumulo na yung ating sabaw na pangatlong hugas ng bigas. Yan, para sa ating salmon naman ito. Yan, ating ulo ng salmon. Kumulo na.
Ayan po, at ilalagay na natin siyempre ang sibuyas, bawang. Kasama na yan dyan. Sibuyas at bawang. Dahil ang reyna ng kagubatan ay like na like talaga ng sibuyas at bawang. At yan ay kumukulo. Isunod na natin ang kamatis para sabay-sabay na silang magka-flavor dyan. Katapos niyan mga palangka, ilalagay natin yung cube. Itong cube naman ay gamitan natin ng fish. Ayan. Fish cube. Isang fish. Kasi tayo ay isda. So, gamitan natin ng cube na isda rin. Ayan. Ready ng ating ulo ng salmon very soon. Kumulo na siya mga palangga. At ilagay natin ang fish cube. Ayan. Karoon na ng kulay ang ating sabaw. At habang kumukulo yan, pwede na nating ihulog ang ulo ng ating salmon. Hindi ko nilahat guys, kasi sobrang dami. Hindi ko kayang kainin. So, nilagay ko ang ibang mga parte ng salmon sa freezer para sa sunod naman natin na pagluluto. So, habang nandyan siya, yan, at ilalagay na rin natin yung matitigas na gulay para lumambot ka agad. Yan, ang ating fresh beans na ani natin sa ating sariling garden. Para, ano, dire-diretso na yung pagkulo at paglambot niyan. Pag ayos na, susunod na natin yung iba't ibang mga gulay pa. Guys, at luto na yung ating ulo ng salmon. Isusunod na natin dyan habang lumalambot pa yung beans. Lagay natin yung Japanese nut weeds na tangkay. Ayan. Ito pong Japanese weeds na halaman, maasim-asim po ito, mga palangga. Bagay siya sa isda, kung ano yung gusto mong maasim na lutuin, at kung gusto mo rin gumawa ng pie na salty, ayan, magagamit mo po yan. At ilalagay na rin natin yung dahon, kasi yung dahon napaka-healthy din po, ayan. Marami po tayong gulay ngayon sa ating sabaw. Ayan. Kung sana nandito lang kayo mga palangga, kasama ko kayong kakain nitong niluluto kong ito. Dahil ako lang po ang kumakain nito. Pag ganito po, ang sa kanila po ay iba ang kanilang kakain. So, ayan na yung ating steams ng Japanese nut woods na ilagay na natin at saka itong dahon. Ayan. So, hintayin natin kumulo. Ayan. At kumukulo na. At ilagay na natin yung okra. Yung okra, guys, ay ano, frozen na ito. Kaya ganyan yung kulay niya. Binili ko sa Asian shop yan. Okay, so, sobrang dami. Freezer ko itong natira. At yan na siya. Papakuloy na lang natin yan. Kasi malambot na rin siya. Pagkatapos na lumambot na ng maayos yung ating okra. Bango-bango naman ito. Yung ano, yung smell ng ano, ng Japanese weeds na ano, na dahon. At saka yung tangkay niya. Yung ano, yung smell ng sampalok. Yung sampalok natin na pang-asim, yan ang smell niya. So, napaka-healthy po na pagkain ng reyna ng kagubatan na yung dinner. Actually, sama-sama na talaga
umagahan, tanghalian at dinner. Kasi sa umaga, kapi-kapi lang, kung mayroong pastries, biskuit, ayun, yun lang talaga. At naka-ready na yung ating pang final na ano na sangkap, itong lime juice, yan. Ini-squeeze ko na yung ating lime. Isang buo po yan na lime. Bis-bis man na sa Bisaya. Ayan, isang buo po yan. Ipahuli natin na ilagay yan. Para ano. Tinikman ko na yung sabaw niya. Mga palangga. Maasim-asim na siya. At lasang sampalok. Final natin, ibuhos na natin ito yung ating lime juice. Ayan. Para sa ating masarap na tinuragsoy na ulo ng salmon at punto. Ayan. So, hintayin natin kumulo at i-finalize natin panghuli itong scallion. Ayan. Yung scallion ribs. Alright. Let's wait for a while at ready na siya. Alright. Finalist natin yung ating scallion ribs. At ready na ang ating masarap na ulo ng salmon sa tinuragsoy na luto ng Reyna ng Kagubatan ng Finland. Hello everyone! Reyna ng Kagubatan ng Finland, Sherlyn Vitanen is back. Now guys, ready na yung ating niluto at pwede na tayong kumain ngayon. Ito na guys ang ating masarap na jasmine rice. Ayan, at may dekorasyon pa siyang fried onions. Ayan, ano pa nga ba ang ating hinihintay at nakakagutom na talaga. And of course, syempre ang ating sinabawang salmon sa Japanese knotweeds na gulay, okra, beans, at kung ano-ano pang mga sangkap ang ating nilagay sa ating napakasarap na ulo ng salmon na yan. Lasang-lasa po talaga mga palangga yung lime juice and of course yung lasa ng Japanese knotweed na para siyang sampalok. Ayan, at ang okra, natatakam na talaga ang Reyna ng Kagubatan sa kanyang masarap na luto ngayon. And of course, ang ating salmon na pinirito. Ayan, pinirito sa kanyang sariling mantika. Siya ay naluto sa sarili niyang mantika. And of course, ang ating masarap na mix na mga fresh na mga gulay. Ayan, and mayroon tayong panghimagas ang ating masarap na melon. Ayan, ang paborito ng aming prinsesa dito ay ang cantaloupe melon na yan. At naghiwa-hiwa din tayo ng mansanas pula at green at ang orange. Ayan. At gumawa rin ang Reyna ng Kagubatan ng ating summer drinks. Ayan, napaka-fresh po yan na water. May orange, may lemon, may mint. Ayan. At mayroon siyang lime sa ilalim. Ayan. Napaka-fresh po na ating healthy na summer drinks. Kapag ganitong summer po dito sa Finland. Ayan. Makikita din po ang mga drinks na yan sa mga restaurant. Kung ano-ano po, may mga cucumber at kung ano-ano pang mga nilalagay nila sa kanilang mga free drinks kapag ikaw ay kumain sa kanilang
mga restaurants. Ayan, at sasabihin na naman ng aking palangga dito na kapag ako ay nagluto ay para sa isang batalyon. Punong-puno lagi ang aming kusina na ito ng pagkain kapag ang reyna ng kagubatan ay magluto. Kasi nga, palagi ko kayong sinasama, mga palanggas at mga palalab, sa aking mga niluluto rito. Ayan, so imagine ko na lang na syempre kasama ko kayong kakain ng ating masasarap na mga niluluto. Ayan, at ang ating napakabangong bulaklak na yan ay nagsisilbing babango at humahalimuyak po yan dito sa ating kusina habang ang reyna ng kagubatan ay nagluluto. Ayan ang pinaka-perfume. Sobra po talagang bango ng bulaklak na ito. Ayan, puno po yan na nagbubulaklak ng ganyan at humahalimuyak po yan sa buong kapaligiran namin dito sa aming community dahil bawat kapitbahay yata ay mayroong ganyang tanim na bulaklak na puno. Ayan. At ano pa nga ba ang hinihintay natin, mga palangga at mga palalabs? Tara nang kumain at lantakan na natin yung ulo ng salmon na yan. Dahil ako po ay hindi mahilig talaga sa mga karne-karne. Ayan, mas mabuti pa sa akin ang gulay, isda at mga seafoods. Ayan. At wala pa yung ating kakain. Nasa labasan pa sila. Kakain ng filet na yan. Dahil hindi pa ako mahilig din sa ano, sa filet-filet ng isda na ganyan. Kundi para sa akin ay ang ulo. Sapat na. Sapat ka na ulo sa akin at ang mga gulay. Ayan, at nagugutom na talaga ang prinsesa at reyna ng kagubatan ngayon. Kaya tayo nang kumain, mga palangga. At kumain na rin kayo dyan. Imamatch natin yung ating, ayan, tissue paper na may mga mata-mata rin. Okay, maraming salamat ulit sa inyong panonood ng aking mga videos sa aking YouTube channel. At palagi lang mag-upload at mag-shoot ng video ang reyna ng kagubatan ng Finland. At kung nagugustuhan po ninyo ang aking mga video-video, pwede po kayong mag-comment or mag-suggest sa reyna ng kagubatan kung ano pa nga ba ang kanyang mga i-shoot or ang kanyang mga pupuntahan dahil nagta-travel kami ngayong summer. At pagpasukan na ulit, tambay na naman tayo dito sa bahay. Ayan, and once again, thank you so much everyone. Kumain na po kayo dyan. Mag-ingat po tayong lahat saan man tayo sa mundong ibabaw na to. Laging tatandaan, kumain po ng healthy dahil healthy living, healthy foods, and healthy life makes us happy. Ayan, laging mag-smile at laging maging happy. Huwag na nating stressen ang ating mga isipan sa mga nangyayari sa mundong ibabaw na to. Basta happy lang, bawal ang sad. Hanggang dito na muna ang aking video. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. And please, paki-subscribe, like, and share ng aking YouTube channel para support nyo na din po sa reyna ng kagubatan. Ingat po kayong lahat! Love, 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 love! Adios! Hasta la vista, baby! Let's eat! Bon appetit! Bye!